Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, ang i-discuss ko naman sa inyo is yung recruitment process for the home-based caregiver dito sa Israel. Ayan, i-update ko lang kayo kasi may nabago na siya. So kung ikaw is interesado mag-apply dito sa Israel, ayan, under the government-to-government process, this video is for you. At kung bago ka pa lang din sa akin channel, ayan, i-click mo na yung subscribe button at notification bell para ma-notify ka pa sa mga susunod kong video. Hi guys! Welcome back ulit sa aking YouTube channel. So for today's video, ang i-discuss ko naman sa inyo is yung recruitment process for the home-based caregiver under the government-to-government. And then, actually, naiba na siya. Kung napanood niyo yung vlog kong to na yung naging process ng aking application, actually, naiba na siya. Hindi na siya katulad ng dati. Konti lang naman yung minimal changes. Pero, make sure na tapusin mo tong video na to. Ayan. And then, before we start, ayan, shoutout muna tayo kay Sir Jay Flores. Isa rin din siyang content creator at nag-share din ng experience dito sa Israel. Ayan, pwede niyong panoorin tong video na to for references. Ano ba yung gagawin natin once na na-cancel tayo ng employer natin habang nasa quarantine facilities tayo? Actually, hindi naman natin in-expect yung mga ganyang bagay. Pwede mangyari din sa atin yan, guys. Na habang nasa quarantine pa lang tayo, pa-deploy na tayo, bigla tayong makakancel. Ano ba yung pwede natin gawin? Ayan, pwede natin siyang panoorin as a references. At least magkaroon tayo ng idea. Ayan, and then the good news, syempre, doon naman na tayo sa mga good news. Extended na ulit yung submission ng application hanggang end of the month of May. Ayan, pwede na kayong mag-submit ng application nyo. So, don't worry, siguro for sure naman may extend pa rin ang mag-e-extend yan. Huwag kayong ma-pressure sa mga nagkukumpleto pa lang ng application and then the mga requirements at saka sa mga nag-aaral pa lang, okay lang yan guys, okay na. For sure, aabutan nyo pa yung submission ng application dito sa Israel. Anyway, let's start. Ano ba yung recruitment process? Ito in general na to guys, kasi medyo naiba siya kung i-compare ko sa aking experience, may naiba ng konti. So dito, itong ipopost kong to, galing to sa POEA mismo. So, yung number one is applicants attend the pre-recruitment briefing hosted by POEA. Ito, ganito kami dati. Pag binigyan kami ng blue card, afternoon, i-orient kami. Ngayon, hindi na guys. Parang nilipat na nila to. Nag-o-orient na sila pag nakapagbalik na ng name si PIBA, ng name checking at lottery. Doon ka palang nila i-orient. So, ito na, sending the applicants information to PIBA for name check. Ayan, parang i-consolidate lahat ni POEA yung mga names ng mga qualified applicant at ipapadala dito for name checking. The Israeli authorities will check that there is no immigration limitation on the applicants in the final list, such as prior work in Israel or first degree relatives in Israel. So ito, checkin nila kung nanggaling ka na ba dito. And then, kung may kamag-anak ka, for the first degree, for example, yung nanay, tatay, asawa, anak. So, yan, i-check nila yan dito. And will remove from the database any such applicants and inform POEA of the reason for such. So, POEA can inform the remove applicants name check. Yan na. So, i-inform naman. I-inform na nila kung ano yung reason kung bakit naalis yung names ng mga applicant sa database. Database, parang ang term naman nila is rooster na tinatawag. The Israeli authorities will then carry out a random selection of no more than 75% of the applicants in the final database, approximately 90% women and 10% men. Random selection. Ito na yung lottery yung tinatawag. After ng name checking, then sa database, ayan, lottery na, so magpipick na sila ng mga names, 90% babae, 10% lalaki. So, pero hindi naman maalis yung mga hindi napili, ayan, nandun pa rin, mariretain pa rin yung names nyo guys, so hintayin nyo ulit yung next lottery.
conduct of recorded interview for applicants and fill up the computerized questionnaire. So kung ibabalik na ni PIBA yung names ng mga na name check at napili nila sa lottery, ibabalik na nila sa POEA. And then si POEA, ipopost na nila sa FB page nila. Doon pa lang sila magkakandak ng online briefing for the process of application. Hindi katulad dati sa amin na pag nagka-blue card, orient agad. Ngayon, hindi na. Siguro para mabawasan ng steps, di ba? Kasi i-orient ulit, i-orient. So, ganun ang ginagawa nila ngayon. Parang after, mag-orient na sila pag sure na yung mga names na ibinalik na sila ng PIBA from the lottery. And then, ayan, recorded interview na ang kasunod nun, guys. Pag after nyo ng orientation, mag-schedule na kayo for recorded interview na yung kasunod nun. So, and then, applicants undergo basic medical examination. Ayan, magpapamedical na kayo dyan. Pagkatapos ng recorded interview, matik yan kahit kinabukasan, pwede na kayo magpa-medical. And any accredited DOH, accredited medical clinic for overseas employment. So, yun na. Pagkatapos ng medical, so, ipapresenta nila na fit to work ka naman. So, selection of applicants by the employers. Ayun na yun. Ayan, since yung recorded interview nyo, na-upload na dito, andito na, ayan na, pagpipilian na kayo ng mga employers dito. So, kung nagtataka kayo yung iba, bakit matagal napili? Actually, pag halimbawa ako si employer, inquire ako sa agency, gusto ko nang kumuha ng caregiver. Si agency kasi guys, pwedeng 5 RI ang ipipresent kay employer. So 5 or 10, we never know. So maraming pagpipilian talaga. Kaya yung talagang masasabi nating swertihan na talaga pag napili ka at nagustuhan ka ng employer. Yun ang ano ngayon, sa dami na nag-a-apply. Pero syempre huwag kayong madi-discourage. Ganun talaga ang process as sistema nila sa pagpili ng caregiver at magiging caregiver nila. So, pag nakapili na si employer, receiving obsec by PIBA and sending to POEA. So, ito na yung kontrata. Pag naka-receive na si PIBA ng kontrata, ang gagawin niya naman is ipapasa niya na kay POEA. So, ikaw naman, makaka-receive ka na sa email mo pag may kontrata ka na. So, parang pasa-pasa lang din yan. And then, si POEA magkakandak ng pre-documentation briefing, signing of contract. Signing should be within 5 days of the date of receipt. Online briefing sa kontrata mo, ayan, magkakontak sila noon. Within 5 days, dapat masign mo na yon kasi pagkasend mo sa kanila, scan copy, ang gagawin nila is ibabalik naman nila dito sa PIBA. Ibig sabihin na, ina-accept mo na yung kontrata. And then, naintindihan mo lahat yun. Okay, so POEA to scan the contract and send to back to the PIBA yun ngayon. POEA to assist the visa application and travel arrangement. Ayan, pagkatapos ng contract sign, ngayon yung PIDOS, andyan na yung CPDEF, ayan, mag-Hebrew kayo 3 days, ayan. And then, visa processing, hintayin nyo na lang, magkaroon kayo ng visa. So, yun. And then, deployment, ayan. Tapos, arrival pick-up na PIBA. Ayan, pagdating nyo dito, kunin na kayo ng agency. Ba't kayo nagtataka yung iba bakit pagdating dito agency na? Actually, inalis lang nila yung mga agent. So, parang si POEA na yung pinaka-recruitment sa Pilipinas. Wala na yung agency. Si POEA na yung magpa-process ng application. And then, ipapasa ka na dito sa agency. Kasi sila, sa kanila kumuha yung employer ng caregiver. So, ganun yung sistema. Ako din nung pagdating ko sa airport agency ang sumundo sa akin at hinatid ako dito sa bahay ng employer ko. So, ganun din sa inyo. Pagdating nyo dito, susundin kayo ng agency and then dadaling kayo sa quarantine facilities. Ganun, guys. And then, kung, ayun nga, merong bad news, nakakalungkot yung post na post nila a few days ago. Actually, nakakalungkot kasi may name retention na. So, may 9 to 10 months na lang yung retention ng names sa database o sa roster na tinatawag. Actually, nakakalungkot kasi parang naman yung matagal na naghihintay tapos hindi napili, hindi nabunot sa lottery.
then i-drop off na yung names nila at hindi na pwedeng mag-reapply sa Israel as a caregiver. Kasi may specific naman eh, as a caregiver. Baka naman pwedeng mag-apply. Kung hindi napili sa caregiver, baka naman pwedeng lumipat ng housekeeping. Kasi kung yun ang agreement ng PIBA, di ba, hindi ka naman kapag-apply as a caregiver. Baka naman pwede sa housekeeping. Anyways, ayan, i-confirm nyo na lang doon. Kasi hindi ka muna lang. Yung post nila ito, guys, ayan, parang 9 months na lang yung retention ng name mo sa database. For example, sa lottery, first lottery, hindi ka na bunot. And then, ano na, hanggang 9 months lang yung name mo dun sa roster na yun, sa database na yun. At hindi ka pa nabubunot for lottery. Tatanggalin na nila yung name mo. And then, kung ikaw naman ay nasa stage na nung pagpipilian ka na ng employer, ayan, yung naghihintay ka na ng kontrata mo. And then, 10 months na wala pa din. Ayun nga, tatanggalin na rin nila yung name mo sa database nila. And then, hindi ka na pwede mag-reapply as a caregiver dito sa Israel. Actually, nakakalungkot. Pero, wala naman tayong magawa kasi ganun yung naging, biglang naging ganun yung sistema ng PIBA at ng POEA. Si POEA kasi, wala naman sila magawa kasi yun ang naging, siguro, ang yun ang naging agreement ng PIBA. Pero anyways, guys, huwag kayong madi-discourage or huwag kayong malulungkot. Siyempre, mararamdaman nyo yung konting ganun. Sayang naman yung effort, yung time, yung pera na inilaan nyo sa pag-a-apply, guys. Malay nyo, hindi man kayo para dito sa Israel. Malay nyo, sa ano kayo, para sa Canada pala kayo. Kasi di ba meron ng, kung napanood yung news na yun, na bilateral agreement sa Canada naman. So, at least, kompleto kayo ng requirements nyo, di ba? Yung documents nyo is, magagamit nyo pa rin naman yan in the near future. At least, na-try mo, na nag-apply ka, trinay mo, wala kang regret. Kasi yan naman yung talagang ano doon na, at least, itry natin. Kasi mali, parang kasing sugal na rin eh, parang na rin siyang sugal, guys, na try natin kung mananalo tayo or hindi. So, kung at least, trinay natin, at the end of the day, wala tayong regret na hindi tayo nag-apply kasi wala tayong ginawa at naghintay tayo sa wala. At least, within 10 months, malalaman mo na, 9 or 10 months, malalaman mo na kung talagang may mangyayari sa application mo papunta dito. Yun lang talaga nakakalungkot, guys, G2G. Yun na yung downside. So, yun nga, kung ibabalik yung A2A, at least may chance na makaalis kahit years pa yung hintayin mo at magbayad ka ng mahal. Kasi, sure na makakalis ka. With the PIBA, with the government to government, drop out na yung name mo, tapos hindi ka na pwede mag-reapply for as a caregiver. Pero sana kung hindi na pwede yung as a caregiver, sana ano man lang, kahit sa housekeeping na lang, kasi hindi na pwede sa caregiving, hindi naman nilagay bawal na mag-reapply as a caregiver and for the housekeeping, di ba? Wala namang ganun. So, we never know, malay nyo, kung hindi sa caregiving, sa housekeeping naman kayo mag-apply, huwag kayong titigil. Yun lang, basta laban lang, guys. So, basta i-motivate nyo lagi yung sarili mo na okay lang yan, kung hindi dyan, try natin sa ibang bansa. Try nyo sa Canada. Yun, G2G. Siguro kung ako, after 5 years, tapos ano, uwi na ako. Sana meron yung ano, no, yung G2G sa Canada. Doon naman ako mag-apply. Nakitig. Anyways, ayan. Nga pala, maraming salamat sa mga bagong subscriber ko. Ayan, thank you kasi nanonood kayo. You always keep watching pa din naman. Nakapagbigay ako sa inyo ng information. Ayan, maraming salamat ulit. Ayan. And then, sa mga bagong aplikante at may interesado mag-apply dito sa Israel, try lang ng try, guys, kasi habang may buhay, may pag-asa. Okay? So, ayan, maraming salamat ulit and God bless you all. Thank you!